how edifying the sect who follows God's direction, who meridian my power is on the floor. Kadugtong ang picture brain ni Mother Ignacia. You want only to touch her brain, saying Jesus ng kaibigin, calling for the help of Venerable Ignacia for cures. Umitido siya dahil mensahe ng Diyos para sa may sakit lagi nakadapa, nakabipa si Mother Ignacia sa sahig ng mahiwagang trono ng Diyos para sa may sakit. Ito kanyang dasalin na inipin. Ito kanyang prayer para sa may sakit. Lamang ka, nakadapa yun. You take away the sins of the world. Have mercy on us. Para ka na lang, para sa may sakit. Lamang ka, you take away the sins of the world. Buong mundo na yan, na may sakit. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Para ang may sakit ng buong mundo, magkaroon ng kapayapaan. Isip, salita, gawa at kabuuan. Mental, psychological, spiritual, physical, emotional. Siya ay malakas po sa kasalim. Devoted siya na diskubrihan ko ang devotion niya ay si Maria Santissima. Yung pagkagawa ng statue noon sa labas na mahiya po kay Mother Ignacia. Natigyan pa ako sa Nazareno na dinig ko na kanya dasalin. Ave Maria Purissima. Ako na lang sumagot na pag-iyak. Sin pecado concebida. Pinatuloy niya, Diyos te salve Maria. Hail Mary, full of grace, in Spanish. Ako naman din ang magdadagdag siya. Bendita sea tu pureza y eterna mentolosia, pues todo en Dios se le crea en tan graciosa belleza. Sabi ko, alam ko may kanta yan, pero hindi po dinadasal lang orang. Kinakanta namin yan in the past para ma-memorize ko, paunahan kaming dalawa. Bumili ako ng kopya sa aming mga madre ng OH na yung matanda na madre. And I really made my best to memorize the Bendita Sea de Pureza. So lahat ang kanyang dasalin ay para kay Mary. No wonder we belong to the religious of the Virgin Mary and our patroness is Our Lady of the Assumption. Ito, nandito Our Lady of the Assumption, medal ng Kamilisir. Sa iba, sa second patroness namin, ang Saint Ignatius Loyola, ang spirituality namin, dala, helped by the
chairs with others. So ang compound natin kompleto. Nandito ang kanyang larawan, nandito ang kanyang ribulto, nandito ang ribulto ni St. Ignatius of Loyola, nandoon sa Healing Fountain. Hindi ba mayroon nakalagay St. Ignatius Hall? Yung nakaupo kayo dyan after taking a bath, may dressing room doon. Kaya huwag kayo po iihil sa dressing room. Hindi ilan. Banal na lugar ang dressing room. Ilan niyo, hindi na yung banal. Katabi kayo ni St. Ignatius doon. So, yan. Paborito niya. Debosyon niya. Ang mahal na Birhen. So, ang nangyayari dito po, namatay din siya sa communion rate. We celebrate this as a big feast, September 10. Hindi alam na mga mother. Ano nangyari sa kanya? Nag-communion siya ang kasama niya. Bumalik na po sa field, sa luran po. Ang tagal niya nakalubog. Klaro po ang kanyang number one devotion ay ang Santissimo. To my awe, to my wonder, ito po ang dedikasyon ng Diyos kung ano dapat gagawin ng mga pasyente. The mystic divine rosary vigil hour before the expose Blessed Sacrament, nagawa niyo kanina ng 9:30. She is highly devoted to the Blessed Sacrament. So, Panginoon, sinusunod niya ang inspirasyon ng Diyos Ama through the Holy Spirit. Devoted siya sa Santissimo. Kaya din ang inspiration ng Diyos Ama to lead the sick, to enhance devotion to the Eucharist. Sure enough.